Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, as you can see sa ating title, titikman naman natin ang KFC. So ito na yung pangatlo nating meal for this month. So this month, ang target ko ay makain yung mga iba't ibang pagkain from different fast food chain dito sa Philippines. So ngayon, ito na yung pangatlo natin. Inuna natin si Jollibee, pangalawa si McDonald's. So kung hindi nyo pa napapanood, you can visit my channel. And then ito na yung pangatlo natin, which is ang KFC. So medyo na-disappoint ako kasi hindi ko nabili yung iced coffee nila, kaya naging iced tea siya. Actually, dalawang meal to, tas each meal, pinag-upgrade ko ng iced coffee, pero hindi nila naibigay dahil wala daw iced coffee. So, ngayon, ang meron tayo dito is yung iced tea. So, yung meal natin dito ngayon is yung cheese combo, which is ito. Itong cheese plus yung fries at saka itong regular size or medium size, sorry. Medium size ng iced tea. And yung isa naman is yung pizza twirl fully loaded meal, which is itong drinks, ito one piece chicken, tas itong cheese roll, tama ba? Pizza twister, and itong kanilang brownies. So ngayon, natitikman natin itong cheese at saka yung pizza twister. Kasi hindi ko pa siya natitikman, pero nakatikim na ako nitong one piece chicken at saka itong fries nila and yung brownies. So let's go guys, tikman na natin muna ito sigurong kanilang pizza twirl or twister. Ah, okay. Parang binalot lang sa ano, sa papel. Ang tigas na niya kasi nahanginan, pero hindi siya katulad ng ibang pita ng ibang nabibila ng shawarma. Kasi parang pita ng shawarma or pizza to. Pero kung makikita niyo guys, ang tigas-tigas niya. Pwedeng makatok. Matigas na siya. Tapos ang pangit nung ano niya, pita niya. Parang papel. Parang yung toppings ng pizza nilagay lang sa loob. Tapos yon, kainin na siya. Kaya naging pizza twister. Kung nagustuhan yung pizza twister nila kasi medyo matigas na yung pita. Kasi hindi siguro siya okay for takeout. Siguro mas okay siya for dine-in. Pero hindi ko talaga nagustuhan kasi medyo parang papel na yung lasa nung pinaka-pita niya. Tapos yung laman, lasang pizza naman pero hindi mo siya may enjoy kasi yung pita niya matigas na. Siguro nag-lops na. Pero bakit ganun yung ibang mga shawarma naman hindi naman ganun kadali mag-lops yung pita. Masarap pa rin siya kahit na matagal mo nang hindi pa nakakain. Ito, parang kaka-deliver lang dito eh, pero tigas na siya. Hindi mo siya ma-enjoy kainin. Medyo matigas na yung pinakapita. Tapos para siyang papek. Now, let's try this one. Ito, bago sa akin to. Nakita ko na siya before, pero ngayon, hindi ko pa siya natitikman. Kaya, try natin. Parang isa siyang malaking pork chop. Isang malaking pork chop na nilagyan lang ng toppings ng pizza. Ayan, nakikita nyo ba? Ganun siya. Parang isang malaking pork chop na nilagyan lang ng toppings ng pinya, ng sauce ng pang pizza, at saka itong pepperoni camero. Parang pepperoni style siya. So, tikman na natin siya. Natatawa ko. Parang ano siya? Ang mahal-mahal pa naman. Itong cheese nila, medyo nakaka-disappoint din kasi bukod sa ang kapal ng breading, parang laps na yung pinadala nila, yung pinadeliver nila. Hindi ko alam ah. Pero parang laps na siya. I mean,
parang hindi na ganun ka-crunchy, tapos parang luma na yung ano. Pero kasi pag bagong luto, talagang ma-enjoy mo yung lasa niya eh. Yung breading, masyadong makapal, tapos ang bilis na tuyo. Parang tuyo na yung toppings, tuyo na lahat. Parang ito, katulad nito, hindi ko alam ah, pero para sa standard na yung pagkaka-producer, pagkaka-deliver. Minsan ito yung problema sa delivery. Hindi, dahil hindi mo nakikita or dahil hindi ikaw yung mismo pumunta doon, eh hindi mo na matcha-check kung okay pa ba yung binigay sa'yo or hindi na. Lasa naman siyang pizza kasi nga yung toppings niya is for ano, katulad ng sa pizza. Parang nireplace lang yung bread ng ano, ng chicken. Pero parang hindi ko siya ma-enjoy. Tulad ng nangyari dito, parang kailangan mo na lang buksan yung loob para yung loob na lang yung makain mo. Parang fun shots yung nasa loob niya, tapos meron lang ito. Tapos lagyan lang ng sauce, ng pizza. Ganun lang siya. So parang wrapper lang talaga to. Tapos tatanggalin mo na lang yung loob. Ano ba yun, KFC? Hindi siya nakaka-enjoy, promise. Sa price and quality ng product, parang hindi na siya ang akma. Parang hindi na siya tama. Parang nalugi tayo. So, yun yung nag-order ako na itong one piece of spicy chicken nila. Parang kasing kulay din nung sa McDo. Siguro ganito talaga yung kulay kapag spicy. Parang magkasing laki lang din sila. Pero nung nakaraan nagpa-deliver kami sa KFC, malaki naman. Malaki yung chicken nila. Ewan ko, bakit ngayon, bakit? Ba't nangyari ito? So, itong fries, ang liit ng fries talaga nila kahit kailan. Pang isang tao lang talaga. Kung napanood ninyo or hindi nyo pa napapanood yung Japanese long fries na kinain ko last time, in-order ko yun sa online. Yun, super sarap nun, guys. Meron pa siyang dip. Pwede nyong itry yung dip din nila. 5 flavors meron sila. So, panoorin nyo sa previous videos ko. Meron doon available. Parang ganito rin itsura ng fries, pero mas mahaba. Ganyan siya kahaba. Ang mura lang nun, 100 pesos. Tapos, pag 100 pesos, 16 sticks na ganyan kakahaba, 16 piraso. Tapos, pwedeng dalawang flavor, pwedeng isa lang din. Unang walang straw. Pangalawa, walang sauce. Wala man ng ketchup, wala man ng... Disappoint ako sa KFC. Noong na pinagmamalaki ko ito eh, pero ngayon parang hindi na. Yun ang problema minsan sa mga delivery, mga online order. Kahit mga kilalang brands na, substandard pa rin yung trabaho or substandard pa rin yung deliver nila. Yun yung nakakalungkot sa kanila. Kasi, syempre, nag-online nga eh kasi para convenient yung transaction para hindi na sila mahirapan pumunta, tapos pagdating dito sa bahay hindi na rin pala mai-enjoy yung product. Yung pangit sa kanila. Super kapal nung breading. Parang tatlong patong ata ng harina. Super kapal. Hindi mo na may enjoy kainin. Sobra. Naka-deliver lang nito pero super kunat ng balat. Ito super kunat din nung sobrang kapal nung harina. Ang tigas na niya. Kailangan natin kainin kasi sayang. Sayang siya.
totally disappointed ako sa mga na-order ko. Sa chicken, itong cheese at saka itong pizza twister nila. Sobrang nakaka-disappoint. Medyo ito, okay pa tong fries. And mamaya yung brownie stick man naman natin. Pero disappoint talaga ako, sobra. Nagkaroon pa ako ng problema dun sa hindi deliver o dun sa Grab. Kasi, nag-ano siya sa akin na walang zinger kasi nag-order ako ng zinger. Zinger with fries at saka drinks para sana kay Dada. Kaso lang, wala rin naman daw available. Magtanong ako ng ibang burger, wala rin daw. Ngayon sabi ko, okay lang po ba kuya na i-cancel ko na lang kasi wala yung iced coffee. Kasi yun yung kailangan ko. Yun yung kailangan ko para sa vlog. Kasi nga, i-compare ko yung mga iced coffee ng iba't ibang fast food. Ang nangyari, ako pa'y nag-adjust. Kakancel ko na lang sana kasi nga, wala naman akong maani. Kumbaga, hindi ko rin naman makukompare pala yung drink, yung drinks. So, nakaka-disappoint kasi para nasayang yung in-order. Sana pala nag-iba na lang muna ako. Pero, yun nga, wala na eh. Nandito na yung pagkain. So, kailangan kainin na lang natin siya. Very wrong ka KFC. Super kapal nung breading. Nag-book ako sa kanya ng mga 2 o'clock. Dumating sa akin mga 2:15. So ba? Tama ba? Ang bilis ang dumating eh. Yung pala laps na yung di-deliver dito. Nakadisappoint talaga sobra. Hindi mo naman i-enjoy. Yung loob na lang yung makakain natin kasi sobrang tigas na niya. Hindi natin sa may enjoy, sobra, nakaka-disappoint. Ang tigas na nung breading, ang tigas na nung pita, ang tigas na nung, ewan ko, super nakaka-disappoint. Yung twister nila, or yung pizza twister, yung loob, lasang pizza talaga, pero yung pita, lasang papel. Hindi, nakaka-disappoint naman to KFC. Bukod sa laps yung pinadala nyo sa akin, hindi ko pa ma-enjoy ang kunit na nung balat. Pero kailangan natin pagtsagaan kasi sayang naman. Kaya guys, kapag mag-order kayo ng online, make sure na fresh yung papadala sa inyo. Pinadala sa akin lahat laps, pati yung fries laps. Kumariyo kasi. Substandard na lahat, so hindi mo na siya may enjoy makain. Pero kung wala kang choice, kailangan mo kainin. Kailangan mo tikman. Tikman mo nga da. Kailangan mo siyang tikman, kailangan mo siyang matry. Pero, ayaw mo? Ano yan eh? Chicken? Ito na lang fries. So ayan, parang nagsend tayo ng pera ngayon ah. Nagsend tayo ng pera dahil dito sa KFC. Sobrang na-disappoint ako. Hindi ko nagustuhan lahat. Sobrang lapse talaga siya. Tapos yung nag-deliver pa eh, parang napilitan lang, parang napilit ako na i-order siya. Kasi sabi ko sa kanya, okay lang po ba na i-cancel ko na lang? Pero hindi daw pwede kasi na-order na niya. Eh hindi naman niya ako tinanong kung confirm ba yung order ko. Seryoso. Sobrang nakaka-disappoint. Sa Grab ako umorder, Grab food. Benso mahal lang. Pero nakakuha ko ng discount. Nakalas naman ako ng 100, pero kahit na nakalas ako ng 100, wala pa rin saysay. Tignan nyo naman yung dumating sa akin. Sobrang nakaka-disappoint siya. Parang next time, kakain na lang ako for dining sa KFC. Kesa naman kumain ako na for deliver. Kala ko magiging convenient for me na mag-order ng mga to, pero dahil nga, sobrang laps talaga siya. Hindi ko na siya ma-enjoy. Tuyong-tuyo yung sauce, tuyong-tuyo yung toppings, even the breading, sobrang kapal. Bukod sa sobrang kapal, ang kunat na niya. Ewan ko. Yung Jollibee at saka yung McDonald's, hindi man ako na-disappoint eh, kasi nagpa-deliver din naman ako. Hindi ako na-disappoint sa in-order ko sa kanila.
okay na okay yung product nila. Pero pagdating dito kay KFC, sobrang na-disappoint ako. Paulit-ulit na ako sa kaka-disappoint, pero sobra talagang na-disappoint ako. Siguro may enjoy ko na dito yung iced tea at saka itong brownies. Tsaka yung fries kahit papaan. Tignan naman natin itong brownies. Nakatikim na ako nito last time eh. Nagulat nga ako, ang late-late niya pero ang mahal niya. Nakalimutan ko na yung lasa nito kasi sobrang tagal ko na rin hindi nag-order sa KFC. So, tikman naman natin tong kanilang brownies. Ito medyo okay pa. Maybe because sweet kasi siya. Eh, ang taste buds ko kasi pang matamis eh. So, gusto ko talaga siya. Mas magugustuhan ko siya. Itong iced tea, okay naman yung medium yung size niya. Yes, kaso nga lang dalawa. So, ayan, hindi na natin siya mauubos dahil nga hindi ko na siya ma-enjoy. Bibigay ko na kay daday iba. Yung chicken, hindi ko na talaga nakain kasi sobrang ang kunat na ng pinakabalat niya. Parang breading na lang yung nakakain ko. Itong cheese, hindi ko rin siya na-enjoy. Hindi ko alam kung puro laps ba yung pinadeliver nila dito or talagang sadyang ganyan siya. Paulit-ulit na disappointed yung sasabihin ko kasi nga, totoo naman kasi. Kasi paano kung maranasan nyo rin, paano sabihin ko sa inyo, ng sarap-sarap kahit hindi naman, di ba? So dapat maging honest tayo. Kasi mamaya may experience nyo rin na nagpa-deliver kayo, sabihin ko sa inyo, okay pala yung delivery pero hindi naman pala. So baka balikan nyo ako. Siyempre, kailangan kong maging honest. So hindi okay yung delivery nila. Kasi halos mga laps. Kanina nga hindi ko na nga nagustuhan yung McDonald's eh. Kasi yung chicken nila maliit, yung dinideliver nila. Or kapag for delivery yung chicken ng McDonald's maliit. So na-disappoint na naman ako. Pero okay naman sa akin yung lasa niya. Kasi malutong pa naman kahit papano yung outer, yung pinakadulo o ilalagyan ng chicken. Pero ito talaga sobrang ano na siya eh. Sobrang laps na siya. So wala na ako ibang masabi kundi Puro disappointments na lang lahat binigay sa akin ng KFC. Hindi ko siya na-enjoy, so hindi ko na siya uubusin. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you so much for watching and I hope you like this video. Magugustuhan mo kaya ito? Sobra, parang ano ba? Wala akong magandang nasabi sa KFC. Ito na lang siguro, yung brownies, okay sa akin yung brownies. Yung drinks na ng iced tea, okay din sa akin kasi kahit na may ice at dineliver, eh, hindi pa rin nawala yung lasa ng iced tea. So kahit pa paano, okay naman tayo dun. Pero pagdating sa cheese, pati yung kanilang pizza twister, tsaka yung chicken, lahat di ko na-enjoy. Sobrang nakaka-disappoint talaga siya. Paulit-ulit, diba? So yun guys, hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching and I hope you like this video. At kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo whenever I upload the new videos. So hanggang dito na lamang po guys. Thank you so much for watching. Bye! God bless! Stay safe!